Kinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga ibinebentang paputok sa ilang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Bukod sa bawal i-manufacture o gawin sa bansa, ang ilan ay hindi rin lisensyado. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla. Makukulay na pailaw at naglalakas ang paputok ang binili ni Franz para sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. For abundance kasi, so naniniwala talaga yung family namin na pag may fireworks, more blessings and prosperity. Ilang araw bago magpasko at bagong taon, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang tindahan ng paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Huli sa tindahang ito ang ilang klase ng fountain na bawal i-manufacture at ibenta sa ating bansa. Mistake din namin kasi hindi namin siyempre umilayon din kasi ang liit ng paputok. Kung meron kang PS license na binigay ni DTI, nakalagay doon kung ano yung pwede mong i-manufacture. Itong Mount Everest, hindi to pinayagan ng DTI na i-manufacture ni Legendary. Sa kabilang tindahan, namataan din ang higit 100 kahon ng lusis na walang lisensya. Hindi rin lusot ang ilang fountain na may Philippine Standard Mark, pero ginamita naman ang license number ng ibang klaseng pailaw. Ang problema, itong si Sputnik Gold, gumawa siya ng bago Sputnik Gold using the same license, Q5248. Pero hindi siya inauthorized ni DTI na gawin itong gold. Pinalitan niya lang yung packaging. Possible po kasi na nagkamali ng dikit. Kasi sa halos pareho, naguluhan lang po. Pinagkukumpiska na ang mga produktong itinuturing na substandard at inisyuhan ng notice of violation ang mga nagtitinda. Pagpapaliwanagin naman ang mga manufacturer. 25,000 pesos ang posibleng multa sa mga retailer hanggang 300,000 pesos naman ang mga gumagawa ng ipinagbabawal na paputok o pailaw. Danger nun kasi bago namin ma-issuehan ng PS license ang manufacturer, chine-check namin ang construction ng firework, yung means of ignition, paano siya sindihan, at saka yung performance niya kapag actually pinaputok na siya. So ang danger kapag ganun, hindi tayo nakakasiguro kung safe yun. Maaring pag sinindihan yun, pumutok agad or maaring sumabog. Payo ng DTI para masigurong lehitimo at ligtas ang bibilihing pailaw o paputok, tingnan kung may PS mark o ICC sticker. Patunay na dumaan sa testing ng Bureau of Philippine Standard. Hanapin ang license number at pumunta sa ICC Sticker Verification System o PS License Approved BPS website at tingnan kung tugma ito sa pangalan ng manufacturer at model ng produkto. Sa ngayon, mas mababa pa ang presyo ng paputok at pailaw kumpara noong 2022, pero inaasahang tataas ng 15-20% ang presyo habang papalapit ang bagong taon. Ngayon, mababa ang demand, nakaka supply, mababa. Pero after Christmas yan, magtataas na ang demand, bababa na ang supply, magtataas na ang presyo. Claisel Pardilla para sa Bayan.